Sa atin pong lahat, sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat po ng mga manonood pa po mamaya after po ng ating live streaming ngayong hapon pong ito, isang mapagpalang gabi, isang mapagpalang umaga kung nasaan mang lugar po kayo o kung nasa ibang bansa po kayo, isang mapagpalang araw sa atin pong lahat. Ako po ang inyo pong kapatid, Pastor Chris, Pastor Christopher M. Valmuha po ng Jesus Lover of Multitude Souls Church dito po sa Urdaneta City. Welcome po sa atin pong mga maaga pong nakapag-tune in para po sa ating Prayer for the Nations and Word Live Cast. Maaari po bang tayo po ay mag-comment ng Hallelujah Jesus para po ma-recognize po natin kung sino po yung mga kasama po natin ngayon pong gabi pong ito. Hi po kay Christine Negrillo. Isa po sa leader po natin, one of the primary 12 leader ng Jalom's Church Urdaneta City. Mag-mention po tayo sa lahat po ng mga kaibigan, kakilala, kapamilya na nais po nating makakarinig ng salita ng Diyos. Good evening po, Sister Marian Anisito. Isa po sa mga leaders din po natin. Primary leader dito po sa Jalom's Urdaneta City Church. Kay Pastora Madonna Palaganas, kasama ko po siya dito. Siya po ang nasa ating technical team. Hallelujah. Nakikita ko po, nag-heart-heart si Pastora Jaira Grace Garcia. Good evening po, Pastora. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po, mga kapatid, sa lahat po ng mga nakikiisa at makikiisa pa lamang po sa atin pong gawain ngayong gabi ay isang mapagpalang gabi para po sa ating lahat. Nakikita ko din po sa aking screen si Ma'am Elma Gallardo ng Barangay Paragos, Bayambang, Pangasinan. Praise God! Sila po yung mga kapatid po natin sa Body of Christ doon po sa Four Square Church ng San Gabriel Second, Bayambang, Pangasinan. Pastor Mark Agravante Ramos ng Jalom's Orbistondo Church. Kay anak Sarah May Baklig Pareha, isa po sa worship leader po natin ng Jalom's Urdaneta City Church. Sa ilang saglit po, tayo po ay magsisimula na po sa atin pong gawain. Last Wednesday, naging topic po natin yung mga about po sa universal curses. Napag-usapan po natin about sa sinulat po ni David patungkol sa mga nagbibigay ng sakit sa buhay po ng isang tao, which is also from curse. We are on the series of our Breaking Curses series. At pang ilang araw na po ba natin ito na pinag-uusapan? I think it's fourth time. Today's topic is continuation of our topic last week, na kung saan pinag-usapan po natin yung tatlong klase po or the three categories of
curses. Number one, pandaigdigang mga sumpa na kung saan napag-aralan po natin na yung mga sumpa pong iyon, mayroong sumpa para sa mga lalaki, may mga sumpa para po sa mga babae, may sumpa sa Israel, may sumpa sa mga napupuot sa bansang Israel. Hi po, good evening po kay Ma'am Marvi, kalimutan ko, Ma'am Marvi Valdez, teacher po ng Urdaneta City National High School. Sa akin pong hipag, si Jonalyn Valmoha, siya po ay native from Calasiao, Pangasinan, nakapangasawa po ng aking pinsan doon po sa Ilocos Sur. Good evening po, at sa lahat po ng mga kaka-tune in pa lamang po, tayo po ay nasa second point ng ating pinag-aaralan last week, na kung saan ito yung mga categories of curses sa buhay po natin. Natapos na po at natalakay po natin ang mga pandaigdigang sumpa last week. And today, we're gonna deal with the primary curses in the Bible. Yung mga pangunahing sumpa na nasusulat po sa Bible. Pero medyo mahaba, 25 points po yun. Pero tonight, let us see kung magagawa po natin, mapag-uusapan po natin yun pong kahit the first 10. And the following week, next Wednesday, ay gagawin po natin yung kasunod po na 10 hanggang sa makompleto po natin yung 25. So, bago po ang lahat, let us worship, let us sing unto our God. Let's sing this song, Break Every Chain, declaring that there is power in the name of Jesus. Come on, let us sing. There's power in the name of Jesus. In the name of Jesus, there is power. Pagtitipon sa gabi pong ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iba't ibang uri, iba't ibang categories, Panginoon, ng mga sumpa sa buhay po ng bawat tao, Panginoon, na amin pong kinakaharap, na amin pong, Panginoon, nararanasan, O God. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magkaroon po ng pagkakaintindi, pagkakaunawa, Panginoon. Lord, let your light shine before men, O God, before each and everyone, Panginoon, upang, Lord, maintindihan po namin, matanim, makintal, O God, sa aming mga puso, O God, ang mga nais mong matutunan po namin, O God, mga bagay po na nais mo dapat po namin iwasan, O God, sa aming mga buhay, O God. Yes, continue declaring there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Sinasamba, Panginoon, nilulwalhati, O God, itinataas ang inyong pangalan, Panginoon, Lord, sa
amin pong pagtitipon ngayong gabi, Panginoon. Pangunahan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O God. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon. Lord, pangunahan niyo ang inyo pong lingkod, O God. Anoint your servant, Lord God, with your holy oil, O God. Upang, Lord, ang bawat mamutawi sa kanyang bibig, Panginoon, ay pawang mga salita, O God, pawang mga nanggagaling sa inyo, O God. Lord, wag mong hayaan, wag mong payagan, O God, na malayo kami, Panginoon, sa banal mong mga salita, Panginoon, ang Biblia, O God. Lord, sa amin pong pagbubulay, sa amin pong pagninilay ngayong gabi, Panginoon, Lord, samahan niyo kami, O God. Holy Spirit, speak unto us, O God. Use your servant, O God, powerfully, anointedly, O God, and effectively, O God. Lord, I pray sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikiisa, O God, sa gawain pong ito, O God. Buksan niyo po ang kanilang mga kamalayan, ang kanilang mga mata, ang kanilang mga isipan, Panginoon, so upang makita namin, O God, the reasons, O God, kung bakit, Lord, may mga pinagdadaanan kami, Lord God, sa buhay na hindi po namin naiintindihan. Bakit, Lord, may mga prayers, O God, na hindi po nasasagot? Bakit, Panginoon, may mga trahedya, may mga pagsubok na paulit-ulit na dumarating sa buhay po ng mga tao, O God? Bakit, Lord, may mga panalangin, Panginoon, na ang tagal-tagal bago po masagot, O God? Bakit may mga panalangin, O Diyos, na tila bagang hindi mo naririnig, Panginoon, O God? Lord, sa amin pong pag-aaral ngayong gabi, O God, bigyan mo ng kalinawan, O God. Bigyan mo ng tamang pag-iintindi, Panginoon. Although, Lord, I have prepared, Panginoon, some points, Lord God, na amin pong pagninilayan. But Lord, if you have something, Lord, na nais mong maiparating, O God, Lord, malaya ka, O Diyos, na mangusap. Malaya ka, Panginoon, na magsalita, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God, ngayong gabi, O God. Pagpalain mo, O Diyos, ang gawain ito, O God, mula po sa inyong mga lingkod, Lord, sa mga prayer warriors, Panginoon, na nakikiisa ngayong gabi, O God, maging sa mga first-timers, O God, maging sa mga dati na pong mga Christians, O God, na ngayon ay nanunumbalik sa inyo, O God. Lord, i-bless mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, O God. Magbalik, Panginoon, ang fire, ang passion, Panginoon. Magkaroon po kami, Panginoon, ng mas malalim pagkakaintindi, O God, ng inyo pong mga salita, O God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo kami, O God, hanggang matapos ang gawain ito, O God. All this we pray in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo ay magsabi po ng Amen. Hallelujah. Praise God, isang mapagpalang gabi sa atin pong lahat, sa lahat po ng mga atin pong 19 million viewers. Amen. Sa ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang kadugtong po ng atin pong napag-aralan last week patungkol po sa mga sumpa. Kung maalala po natin, meron pong tatlong kategorya ng sumpa ayon po sa isang writer na si Doug Heward Mills, isa pong evangelist. At sabi po niya, number one, meron pong mga pandaigdigang mga sumpa. Pangalawa, mga nanungunang sumpa sa Biblia. At pangatlo, mga gawang tao ng nasumpa. Last Sunday, napag-usapan po natin about sa universal curses. At ngayong araw naman po na ito, pag-uusapan po natin yung number two point na kung saan ang title po ay ang mga nangungunang sumpa sa Biblia or mga primary curses in the Bible. At I just want to give credit po doon po sa writer po ng book na ito na akin pong ibabahagi po sa atin ngayong gabi, si Doug Heward Mills. Siya po ang sumulat ng aklat na paano pawalan ng halaga ang mga sumpa. How to break the curses. So, yun po yung sinulat po ni Doug Heward Mills at doon ko po hinango yung title po natin ngayong gabi, Mga Nangungunang Sumpa sa Biblia. This is part 1 of
3. Amen. So, basahin po muna natin ang ating scripture sa Deuteronomy chapter 27 verse 11 to 13. Deuteronomy chapter 11 verse chapter 27 Deuteronomy chapter 27 verses 11 to 13. At binilin ni Moises sa bayan ng araw ding yaon na sinabi ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok at Gerizim upang basbasan ang bayan. Pagka inyong naraanan ang Jordan, ang Simeon at ang Levi at ang Juda at ang Issachar at ang Jose at ang Benjamin, at ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumumpa, ang Ruben, ang Gad, ang Aser, at ang mga Zabulon, ang Dan, at ang Neptali. So si Moises, ang may akha, may katha ng karamihan sa mga nangungunang biyaya at sumpa sa Biblia. So ipinahayag niya na ang sumpang ito sa mga tao ng Diyos habang itinatatag niya ang Israel bilang mga bansa. So mababasa po natin sa Bible, mayroon pong mga blessings and of course mayroon din pong mga curses. So bakit po sinulat sa Bible ang mga blessings? May mga blessings pong nasusulat sa Bible para po ang bawat isa po sa atin ay maranasan po natin ang grabing pagpapala ng ating Panginoon. Yan po ang purpose kung bakit po isinusulat. Pangalawa, bakit po isinusulat ang mga sumpa? Para alam po natin kung paano natin ito maiiwasan. At upang maintindihan po natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Naalala ko po, meron pong kwento sa Bible. Sino na nga po yun? Si... May na re-recall po ako, hindi ko po maalala yung exact na kwento about kay Mordecai. Si Mordecai, meron po siyang kaaway, kung di po ako nagkakamali, si Haman. Hindi po ako nagkakamali. So siya po yun. Meron pong mga binabasang Bible, or hindi po Bible pala, history. Binabalikan po nila yung mga history. At doon po nalaman ng isang hari na napakalaki pala ng kontribusyon ni Mordecai sa kanilang bansa. So, ganun din po sa atin. Dapat po nating pag-aralan ang salita ng Diyos, lalong-lalo na po ang Bible, para alam natin po kung ano po ang punot dulo, kung saan po nagmumula, bakit nga ba ang Pilipinas ay palaging dinadaanan ng bagyo? Bakit nga ba ang buhay natin palagi na lamang tayong parang ang malas-malas? Bakit nga ba parang ang daming hindi magandang nangyayari sa buhay po natin? So, kailangan po nating mapag-aralan ng Bible upang maintindihan natin saan nga ba ang lahat ng mga bagay na ito nagmumula. Amen? So, bago po yan, let's bow our head and let us pray. Thank you, Father God. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong mga salita na amin pong pagninilayan, na amin pong pagbubulayan ngayong gabi, O God. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, na mag-bless. Lord, ikaw na po ang bahalang mag-guide sa bawat isa sa amin, O God. Bigyan niyo po kami ng pagkakaintindi, O God, spiritual understanding, O God, upang, Lord, hindi po kami maligaw, hindi po kami maliko, Panginoon, sa amin pong pagninilay ngayong gabi, O God. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, yun po, nalaman po natin na sa Bible, hindi po lahat ay nasusulat na patungkol po sa pagpapala or blessings. Marami po ang nasusulat sa Bible na nasusulat patungkol po sa mga sumpa. Meron pong mga sumpa na lumilitaw sa hangin. Meron pong mga sumpa na nasa lupa kung saan napupunta ka sa isang lugar. Pag-apak mo ng iyong paa, nagmamanifest sa buhay po ng isang tao ang sumpa, dahil ang sumpa ay nasa lupang mismong inaapakan po natin. Minsan bakit? Totoo po yun. Meron pong mga minsan, sabi po nila parang ayoko dito sa bahay na ito. Di ba meron po kayong mga kakilala, meron po tayong mga kaibigan na simula nung nalipat sa isang lugar o sa isang bahay, parang ang malas-malas na ng kanilang mga, nangyayari sa kanilang mga buhay. Isa po sa mga kliyente ko po sa Bayambang,
Meron po siyang bahay na ipinatayo kasi nakabili po siya ng lupa. Simula po noong pinatayo po niya yung bahay po niya doon sa lupang iyon, ang dami pong hindi magandang nangyayari sa kanyang pamilya. Napatayan siya ng kuya, nanakawan siya, naloko siya, natanggal siya sa trabaho, may naa-aksidente, maraming nagkakasakit, meron pang bata, uminom po ng gamot sa sakit sa puso, hanggang sa na comatose, hanggang sa na-overdose. So ganun po. Sabi niya, simula nung nalipat ako sa bahay na iyan, ang dami ng hindi magandang nangyari. Sabi niya, ang ginawa po niya ay lumipat po siya ng ibang bahay. Bumili po siya ng bagong lupa, nagpatayo ng bahay, at yun po, naniniwala siya na yung bahay na kanyang pinanggalingan ay malas. Naniniwala siya na yung bahay daw na pinanggalingan niya ay merong sumpa. Pero kasi ngayon, nung nandoon na siya sa bagong bahay niya, naging maganda at maayos po ang kanyang buhay. Amen? So, pag-aaralan po natin, lahat po yun, meron pong katotohanan. Amen? Meron pong dahilan kung bakit po nangyayari ang mga bagay po na iyon. So, pag-aaralan po natin ngayong gabi patungkol po sa mga biblical na sumpa. Saan nga ba nagmumula itong mga sumpa pong ito sa buhay po natin? So number one na mga biblical na sumpa or mga sumpa na hindi po natin nalalaman, nababatid. Pero ito pala ay pinanggagalingan ng sumpa sa buhay po ng isang tao. Amen? Kaya dapat po maging bukas ang ating isipan, maging bukas po ang ating puso ngayong gabi. Makinig po muna tayo bago po tayo mag-react, bago po tayo magkaroon po ng konklusyon sa mga bagay-bagay. So, number one na pinanggagalingan po ng sumpa or biblical na sumpa ay ang sumpa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa mga inukitan. Pero pag sinabi po natin Diyos-Diyosan, hindi lamang po ito patungkol sa mga inukit na bagay. Not only about graven images. Amen? So maaaring ang graven images po natin ay yung mga pastor po natin. Amen? Huwag na po tayong lalayo. Amen? Masyadong gasgas na po siguro kung lagi nating binabanggit ang Exodus chapter 20 verse 4 na verse. Maganda po siguro na huwag na po tayong lumayo. Marami po sa atin na ang mga pastor po natin ay nagiging Diyos-Diyosan na sa buhay po natin. Amen? Kasi masyado na po natin silang ina-idolize. Ginagaya ang kanilang pag-preach. Ginagaya kung paano magsalita. Ginagaya kung paano manamit. Ginagaya kung paano siya maglakad. Ginagaya, which is hindi naman po masama. Kasi lalo na naman kung ang pastor po natin ay talagang sumusunod sa yapak ng ating Panginoon. Kasi tayo naman po ay carbon copy ng ating mga pastor. Dapat lamang po na ganun po ang paglakad po natin. But, kailangan po nating maintindihan na yung buhay po natin ay hindi lamang po palaging nakasentro sa kanila. So, kailangan po ang sinusundan po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa mga pastor din po, minsan hindi na po si Lord ang sentro ng buhay po natin. Minsan, kaya nga po marami po ang ayaw pong mag-church sa mga born again, ayaw pong magpabaptize. Katulad po ng nakwento ni Sister Marian Anisito nung last Monday, kasi meron daw siyang kaibigan na nagpabaptize sa isang born again Christian church, Pentecostal church. At sabi ng kanyang asawa, mamaya nabaptize ka na, pipilitin ka na nila na mag-tithes, pipilitin ka na nila na mag-offering. So may mga pastor po na ang sentro po ng kanilang ministry is no longer preaching the gospel, pero yung pera. Kaya nga po ako, ingat na ingat po ako pagdating sa pera dahil ayoko po na yun po ang maging sentro at dahilan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil minsan dumarating din po ako sa point na gustong-gusto ko pong manalangin ng manalangin para po sa finances ng church. But lagi po akong nililid ng Panginoon.
na sinasabi niya po sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hindi kita ipapahiya. Lagi ko pong nare-receive yun sa Panginoon. Kung kaya nga naman, sa tuwing may pangangailangan po tayo sa church, pambayad ng renta, pang-rent ng mga sasakyan, pampakain, at kung ano-ano pa na expenses sa church, lagi pong mayroong ipinapadala ang Panginoon. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. So, may mga sumpa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Anong sabi po dun sa Deuteronomy chapter 27 verse 15? Sumpain ang sino mang gumawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. So sa mga gumagawa daw po ng imahen, sa mga nag-uukit, meron pong mga iyon po ay nagdadala ng sumpa sa buhay po ng isang tao. Sa Levitico chapter 26 verse 1, sabi niya po, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuhan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yun po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 5, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang nasa itaas at langit. Sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin or seloso, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. So, yun po ang sabi po ng salita ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, sabi din po, huwag kang makakasumpong sa inyo. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin or engkantador, manggagaway o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa karumal-dumal na ito ay pinapalayas ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So, patungkol din po ito sa mga Diyos-Diyosan, paniniwala sa mga pamahiin, paniniwala sa mga mahika ay isa rin pong uri po ng Diyos-Diyosan. Pag ikaw ay palaging nagbabasa ng horoscope, ano nga kaya ang aking kapalaran ngayong araw na ito? So, isa din po yun sa nagdadala ng sumpa sa buhay po ng isang tao. Amen. Pahayag chapter 21 verse 8. Ang sabi po dito, mga kapatid, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, ang mga mapakiapid, ang mga manggagaway, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, alam ko po, medyo mabigat, medyo hindi po maganda para sa pandinig po ng ibang mga tao ang atin pong pinag-aaralan. Pero kagaya nga po ng sinabi po natin kaninang umaga, sinabi po ng ating leader po sa Morning Watch, na wag na puro gatas ang ating kainin. Kumain din po tayo ng karne. Amen? Kaya medyo mabigat po ang ating topic ngayong gabi patungkol po sa mga sumpa. Pero kailangan po natin para po tayo ay lumago. Amen? So, yun po. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nagdudulot ng sumpa sa buhay po ng tao hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng ating salin lahi. Kaya mahirap ang buhay natin, kapatid. Kaya marami tayong sakuna na pinagdadaanan. Kaya marami pong dumarating na delobyo sa buhay po natin. May pandemic, may crisis. It's because our forefathers, foreparents, sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan.
So kailangan po natin i-break, kailangan po natin itong wasakin, kailangan po natin itong alisin sa buhay po natin. So pangalawang sumpa na biblical, ito po ay mga sumpa na sumisira ng puri ng kanilang mga ina, kanilang ama o ina. So disrespect for parents. Sabi po sa Deuteronomy chapter 27 verse 16, sumpain ang sinumang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Sasagot ang sambayanan, amen. Sabi din po sa Kawikaan chapter 20 verse 20, siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin na sa limuot ng kadiliman. Marcos chapter 7 verse 10, sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at manunungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. So napakahalaga po ang pagrespeto, paggalang po natin sa atin pong mga ama at ang ating mga ina. Para po sa mga anak na iniwan po ng kanyang nanay, meron po ako napanood kanina sa Wawawin. So Wawawin po, meron po isang lalaki, single dad, na iniwan po ng kanyang kinakasama. Nabuntisan po niya yung kanyang girlfriend at nagkaroon po sila ng isang anak. Ngayon, sabi po ng lalaki, bilang responsible po na lalaki, bilang gentleman po, nais niyang pakasalan ang ina ng kanyang anak. Pero ayaw po ng nanay na magpakasal dahil siya po ay kasal na sa iba po, sa una po niyang asawa. So, paglaki po ng batang iyon, marahil magkakaroon po siya ng galit, magkakaroon po siya ng tampo, sama ng loob sa kanyang nanay. Marami po sa atin ang mayroong pinagdadaanan po na katulad po niyan. Meron po yung mga iniwan ng nanay, meron po yung mga iniwan ng tatay. But I tell you mga kapatid, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Tatay mo pa rin siya, gaano man siya kasama, gaano man siya ka-irresponsable, gaano man siya kalasenggo, tatay mo pa rin siya. Gaano man siya katamad, tatay mo pa rin siya, nanay mo pa rin siya. Gaano man siya kachismosa, gaano man siya ka-bungangera, nanay mo pa rin siya. Amen? Kahit pa estapadora, kahit pa anong klase ng nanay o tatay meron ka, still, nanay at tatay pa rin po natin sila. Kailangan po natin silang irespeto. Ang sabi po sa Biblia, hindi po niya sinabi na mahalin po natin ang mga magulang natin na mababait, responsable. Kundi sabi po niya, lahat ng magulang ay dapat na iginagalang. Amen? So number two na pinanggagalingan po ng sumpa na biblical, ito pa yung mga sumpa sa mga nanlilinlang at mandaraya. So, pandaraya. Lalong-lalo na po pagpatungkol po sa mga negosyo. Patok na patok po ngayon ang mga online business. So, makikita po natin dyan, napakarami po ang mga nangyayari. Napakarami po ang nababasa po natin. Nagpupos ng maraming pera. Marami po ang mga nagpupos po ng trip to abroad, trip to Hong Kong, cruise, mga ganun po. Dinidisid po nila yung kanilang mga prospect na magiging member. Lalong-lalo na po, patok na patok po ang LMM. Amen? MLM, multi-level marketing. So, hindi po lahat ng nagpupos na maraming pera, maraming pay-in, maraming ano-ano ay totoo. I've been there. Napagdaanan ko po yan. Amen? Lagi po kaming kumakain dati sa mga class na restaurants para meron po kaming ma-post sa Facebook. Pag meron pong nangumusta, agad-agad po yan tinetext at pinapakita ko po sa kanila dati na napakaganda ng buhay ko, napakaganda ng business. But in fact, luging-lugi po ako noon. Amen? Ang dami ko pong nagastos at halos hindi po mapabalik. Lahat po ng mga pera na capital ko po, for all, hindi lamang po siguro 50,000 ang naubos ko pong pera hanggang sa nagkautang-utang po ako ng almost 100,000 in that time. Kasi, ano po,
Hinahabol ko po yung palagi po yung mga target po natin at kailangan ko pong maipakita palagi sa mga tao na maganda yung negosyo na pinasok ko. So, yun po ang nangyari. Nagsisinungaling po ako, iba yung nakikita nila sa Facebook, pero iba ang totoong nangyayari. But in reality, I am broke. Lugi-lugi po ako noon. Hanggang ngayon, yung mga utang ko po, binabayaran ko pa hanggang ngayon. So, panlilin lang. Ayaw po ng Panginoon ang panlilin lang. Pandaraya, ang tawag po doon. Although, it is possible na ang isa pong multi-level marketer ay magkaroon po ng isang magarang sasakyan. It is possible na magkaroon po siya ng milyon. But how about his lifestyle? How about doon po sa buhay na meron po siya? Amen? Naaayon ba? Amen. Totoo pa ba yung mga ipinapakita niya? O panghahype na lang? Amen. So ang panghahype ay isa pong uri ng pandaraya na nagdudulot po ng sumpa sa buhay po ng isang tao. Basahin po natin Malakias chapter 1 verse 14. Ngunit sumpain ang magdaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki at nananata at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga hentil. So ayaw po ng Panginoon ang mga mandaraya. So nangyayari na po ito dati. Nag-o-offering po sila ng mga hayop na isinasama po nila yung mga hindi maganda, hindi maayos. Pero ito po ay nababatid po ng ating Panginoon. Sabi din po sa Joshua chapter 9, verse 22 to 23, Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y mga taga-malayo, gayong taga-rito pala kayo? Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos, buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, taga-pangahoy, taga-igib sa bahay ng aking Diyos. So sa mga nagiging alipin, sa mga nagiging mahirap ang buhay, maaaring doon po nanggagaling po yung mga sumpa. So, ang pandaraya, pwede din po ito sa cheating. Amen? Halimbawa, meron po kayong magka-classmate, nag-usap-usap kayo na ito, magkukupyahan tayo, magbibigay ako ng mga signs, or mga magpapasa ako, ikaw ang sasagot sa page 1, ako ang sasagot sa page 2, ikaw ang sasagot sa page 3, then share-share na po tayo. So, pagdating po ng grades ninyo, ang tataas ng mga grado ninyo kasi nagtulungan po kayo. Although maganda na kayo po ay nagtutulungan, pero ang dahilan po nito kung bakit kayo nagtagumpay, bakit po kayo nagkaroon ng mataas na grado ay dahil po sa pandaraya. So mayroon pong kaparusahan. So maaari din po sa vote buying tuwing election. Maaring tayo din po, hindi lamang po ang bumibili ng boto ang nagkakasala. Amen? Pati po ang tumatanggap ng pera tuwing eleksyon. Amen? Kaya po ako, never po akong tumanggap ng pera. Kahit na po sinasabi po nila sa akin na tanggapin mo na kasi mapupunta lang din naman sa iba. Sabi ko, hindi ko po kinukuha, hindi ko po ginagastos, hindi ko po tinatanggap. It's because may sumpang dala po yun sa buhay po ng tao. Amen? So kahit na ipagduldulan po nila, kahit po na iwan po nila doon, ibalik po ninyo, ibalik po natin. Amen? So, pandaraya pa rin po ang tawag po doon. Hindi man ikaw ang nandaya, tanggapin mo na, sabi naman po nila, kasi pera din po natin yan. Galing din yan sa mga buwis natin, galing din sa pera ng mga bayan. Binabalik lamang nila, but it is wrong. Amen? Nagdadala po ito ng sumpa sa buhay po ng isang tao. Number 4, biblical po na sumpa, ang sumpa sa mga magnanakaw, katulad po ng corruption. Amen? Sabi nga po sa Zacharias chapter 5, verse 3 to 4, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, ito ang sumpa na lumalabas sa ibabaw ng buong lupain, sapagkat ang bawat nagnanakaw ay mahihiwalay sa isang dako ayon doon.
At bawat manunumpay mahihiwalay sa kabilang dako ayon doon. Aking ilalabas yaon, sabi ng Panginoon, ang mga hukbo at papasok sa bahay ng magnanakaw at sa bahay niya ang nanunumpa ng kasinungalingan sa pangalan ko at tatahan sa gitna ng bahay niya ay pupugnawin 10 ng mga kahoy ni Yaon at mga bato ni Yaon. So, yung mga magnanakaw ay kasama din po sa mga biblical na sumpa. Kaya nga po dun sa 10 utos, isa po doon na nakasulat ay huwag kang magnakaw. Amen? Dahil meron po itong kaakibat na sumpa sa buhay po natin hanggang sa susunod po na salinlahi. Number 5, pinanggagalingan po ng sumpang biblical ay ang sumpa ng pagsisinungaling at panunumpa. Amen. Kasama po dito ang white lies. Nagsinungaling ako kasi ayokong masaktan siya. Nagsinungaling ako kasi ayokong makasakit ng damdamin. Anyway, hindi naman ito nakakasama. But white lies is still lies. Amen? So, tingnan po natin. Ano po yung mga, pati panunumpa. Yan din po ay nagdudulot po sa atin ng kasalanan, ng sumpa. Amen? Sinusumpa ko ang langit. Sinusumpa ko sa Diyos. Diba, meron po tayo minsan. Hindi ako nagsisinungaling. Sinusumpa ko. Yan din po ay nagdudulot po sa atin ng sumpa sa buhay po natin. Huwag po natin gagamitin sa panunumpa ang Diyos, lalong-lalo na po ang kanyang mga salita. Number 6, na biblical na sumpa, ang mga sumpa sa mga nakaarmas na magnanakaw. Mababasa po natin sa Hope chapter 24, verse 14 to 18. Bibilisan na po natin. Number 7, ang mga sumpa sa hindi nagbibigay ng ikasampung bahagi or tithes and offering. So yun po yung number 7 na sumpa. Pag hindi po tayo nagbibigay ng atin pong ikapo, nagdudulot po ito ng sumpa sa buhay po natin. Pero by God's grace, hindi po lahat, hindi po natin ito nararanasan sa ngayon. Amen? Salamat na lang po sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Pero pag ginawa po natin ang pagbibigay po ng ating ikapo, I tell you, I guarantee you na ibabalik po ito ng Panginoon. Iingatan po niya kung ano po ang ipinangako niya sa atin sa pagbibigay po natin ng ikapo, ito po ay kanyang gagawin. Malakay chapter 3, verse 8 to 10, basahin po natin. Mayroon pong utos at mayroon pong pangako ang Diyos para po sa pagbibigay po ng ating ikapo. Dahil pag hindi po kasi natin ibinibigay ang ating ikapo, para po nating ninanakawan ang Diyos. Sabi niya po dito, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi, sa mga handog, kayo'y nangagsusumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. So, may pangako po doon ang Diyos. Kahit na hindi po natin makita yung sumpa, mag-focus po tayo doon sa blessings ng pagsunod, ng pagbibigay ng ating ikapo. Amen? Number 8, ang sumpa sa mga pasaway na tao, sa mga matitigas ang ulo, ang sumpa sa mga tao na hindi po nakikinig sa salita ng Diyos. Nalaman po nila ang salita ng Diyos, pero hindi po sila nagpatuloy. Hindi po sila nakinig. Amen? Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ang sabi po dito, ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan ng aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa
iyo. So ang hindi daw pagsunod, kakilakilabot na sumpa at marahil ayaw po nating malaman kung ano po yung mga sumpa sa bawat hindi po natin pagsunod sa pinag-uutos o ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Number 9, ang sumpa sa mga nagmamaltrato sa mga may kapansanan or pagmamaltrato sa mga may kapansanan. So, Deuteronomy chapter 28 verse 27 verse 18 to 19, ang sabi po dito, sumpain ang sinumang magligaw sa bulag, sumpain ang sinumang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at biyuda. Sa mga tao daw po na nagmamaltrato sa mga pulubi, sa mga namamalimos sa kalye, sa mga lansangan, mayroon pong sumpa. Amen. Marahil marami po sa atin yung meron pong mga kumakatok sa ating mga sasakyan. Wow, para tayo may kotse. Amen. Marami po sa atin yung mga nadadaanan po natin dyan na namamalimos, humihingi ng tulong. Pero sa isip po natin, meron po tayong sinasabi. Amen. Ang laki-laki mong karne, ba't di ka magbanat ng iyong buto? Ang laki-laki mong tao, bakit hindi ka magtrabaho? Minsan, hindi lamang po sa isip, nasasabi po natin. Tinatanong po natin sila, bakit taga saan po kayo? Bakit wala po ba kayong trabaho? Yun po ay pagmamaltrato po sa kanila. Hindi po natin alam kung bakit po nila iyon ginagawa. Kung sakali man na siya po ay nanlilin lang ng tao, hayaan po natin. Let's do our part. Kung meron kang maibibigay, magbigay ka. Kung wala kang maibibigay, huwag kang magbigay. Kung ayaw mong magbigay, huwag kang magbigay. Huwag kang mag-isip ng masama patungkol sa kanila. Dahil yun po ay uri ng pagmamaltrato sa kanila. Amen. So, lalong-lalo na sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga matatanda, sa mga ulila. Kasi alam ko po, ang isang tao, hindi po niya gagawing mamalimos hanggat kaya po niya. Hanggat meron pa po siyang magagawa sa buhay niya. Marahil yun na lamang po ang kanyang nagagawa. Kaya wag po natin silang maltratuhin. Amen? So, number 10. Last po, sa susunod na Wednesday po ang iba po na ang continuation po niya. Ang sumpa sa mga magpapabaya ng mga mahihina at madaling pagsamantalahan sa ating komodidad. Pananamantala sa mga mahihina. Isa pong klase po ng sumpa sa buhay po natin. Halimbawa po, yung mga tao na alam mong takot na takot sa iyo, alam mong kayang-kaya mo sila, alam mong nakokontrol mo sila sa inyong mga kamay, o di kaya ikaw ay nasa posisyon, ikaw ay may-ari ng isang negosyo, o di kaya ikaw ay isang amo, ikaw ay nagpapatrabaho, at kinokontrol mo yung mga taong nasa paligid mo. Kasama na din po dito, ikaw yung may pera, ikaw yung mayaman, kung kaya't yung mga taong nasa paligid mo, para mo silang inuuto. Amen? Para lamang matupad yung gusto mo, kinukuha mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga kahinaan. Kabilang na din po dito yung sa mga lalaki po na pumapatol sa mga prostitute, sa mga namantala sa mga mahihirap. Alam niyo po ba na ang isang prostitute, kung mayroon lamang din po siya sigurong paraan, kung hindi po dahil sa kanyang kahinaan, dahil sa kanyang kahirapan, hindi po niya yun gagawin. Wala pong babaeng magpapabayad ng kanyang puri kung may maayos po siyang trabaho. Amen? Kung hindi po siya mahina. Amen? At once na ang isang lalaki po ay pumatol o isang babae ay pumatol sa isang bayaran, siya po ay nananamantala sa kahinaan po ng isang tao. Amen? Ano pa po yung mga iba po? Sabi po sa Mateo chapter 25, verse 41 to 43, kung magkagayoy, sasabihin naman ninyo sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin. Kayo'y mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda ng sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom
at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Pagpapabaya sa mga taong nangangailangan. Pagpapabaya sa mga taong nakikita po natin nilalagay ng Diyos. Alam po ba natin mga kapatid na bakit sa dinami-dami ng tao, ikaw pa ang nilalapitan ng mga taong mangungutang. Amen? Ng mga taong walang mga pera. Amen? Sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, laging para ka bang ATM. Amen? Na pag may kailangan sila, ikaw na lang palagi yung tinatakbuhan. Amen? So, huwag po tayong mainis sa kanila. Amen? Kung meron kang maitutulong, meron kang maibibigay, meron kang maiaabot, mag-abot po tayo ng bukal sa ating puso ng may kagalakan. At si Lord po ang bahala na mag-bless. Magpalit po ng anumang tulong po na naibibigay po natin. Sapagkat, sabi po dito, pag pinapabayaan po natin yung mga taong nangangailangan at humihingi po sa atin ng tulong, tayo po ay susumpain ng Diyos. So, lagi po natin itatanim, bakit ikaw ang nilalapitan? Because you are blessed. Amen? Lagi po natin isaalang-alang yon. That all things work together for good to those who love God and do the will of the Lord. Kung bakit ikaw ang nilalapitan ng tao, because you are a blessing para po sa kanila. Tayo yung ginagamit ng Diyos. Tayo yung ini-impress ng Diyos sa kanila. Natatakbuhan po nila. So, mabuti na lang po na tayo po yung lalapitan at tatakbuhan ng mga nangangailangan kaysa po tumakbo po sila sa mga taong mananamantala. Amen? Kung meron kang pera at uutangan ka nila or hihingan ka nila ng pera, mas mabuti na ikaw ang magbigay. Mas mabuti na ikaw ang magpautang kaysa mapunta pa sila sa taong maaaring manamantala. Hindi lamang po sa kanilang kahinaan, maaaring sila ay samantalahin pati sa kanilang puri or sa kanilang buong pagkatao. Amen? Or maaaring pag nagpunta po sila sa ibang tao na hindi ikaw ang pinuntahan, maaaring sila ay mapunta sa mapagsamantala, sakim ganid sa pera. Na kapag sila po ay nangutang, ano po mangyayari? Maaaring sila po ay lalong malugmok sa kahirapan. Malugmok po sa utang, malulong sa utang. Amen. So, si Lord po ang bahala sa lahat po ng mga pangangailangan po ng bawat isa. So, ngayong gabi, let us pray as we break all the curses. Marami po sa atin ang mga guilty sa mga kasalanan pong ito. Tonight, let us pray for all these curses sa buhay po natin upang mawasak, matanggal na, at anumang sumpa na nararanasan po natin sa ating mga buhay ay maalis. Hindi po pwede ang palamya-lamya. Sabi po ni Pastor Bernard kaninang umaga, ang pagka-cast out, pagbe-break ng mga curses sa buhay ay hindi po pwedeng palamya-lamya. Kailangan itong may authority, kailangan itong may kapangyarihan sa buhay, sa pagbigkas at pag-alis po natin. Come on, sabayan po ninyo ako sa pagbe-break po natin ng mga curses na idinulot po ng kaaway sa ating mga buhay. Lord, as we sing this song, there is power in the name of Jesus. Let us break every chain sa buhay po natin. Ang 10 mga curses sa buhay po natin, let us break all this in the mighty name of Jesus. As you sing, there is power in the name of Jesus. Break every chain. Ay isa-isayin ko po na babanggitin itong mga curses at let us agree in spirit habang binabanggit ko po ang mga sumpang ito sa ating mga buhay, O God. Lord, we believe in the power of the name of Jesus, Panginoon. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay winawasak, dinudurog sa pangalan ni Jesus, O God.
ang lahat po ng mga sumpa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, O God, sa buhay po namin, sa mga ninuno po namin, sa mga kaibigan po namin, sa mga kamag-anak po namin, sa mga magulang po namin, O God. In the mighty name of Jesus, we are breaking all the curses of idolatry, O God. Sa bansa po namin, O God. Lord, ang pagdadala, Panginoon, ng mga Espanyol, ng mga Diyos-Diyosan, Lord God. Ang unang araw ng pagdaong, Panginoon, ng barko ni Magellan, Panginoon, sa bansa pong ito, O God. Ang sumpang kanilang dinala, Panginoon, ay aming winawasak at dinudurog sa pangalan ni Jesus, O God. Ang bawat sumpa, Panginoon, ng aming mga ninuno, Panginoon, sa mga tribu, Panginoon, sa mga sumasamba, Panginoon, sa mga nagkakanyaw, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nagsasayaw-sayaw ng mga ribolto, Panginoon, sa mga tao, Lord, na nagdiriwang ng ati-atihan, O God, sa mga tao, Panginoon, na nagdiriwang, Panginoon, ng mga float parade, Panginoon, ng mga ribulto. Sa lahat, Panginoon, ng mga sumasamba sa itim na Nazareno, Panginoon, Lord, we are breaking that curse, O God, over this nation, O God. Sa lahat, Panginoon, ng mga bayan, Lord, na nagtatayo ng mga ribulto, Panginoon, ng mga igroto, Panginoon, sa kanilang mga bahay, O God. We are breaking these curses, O God, na nagdadala ng sumpa ng kahirapan, ng korupsyon, na nagdadala, Panginoon, ng sumpa sa buhay ng mga tao, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. We are breaking all these curses, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, marami po sa amin tulad ko, O God. Isa din po ako, Panginoon, dati sa naglilibot, nagpo-prosesyon, nananalangin sa mga Diyos-Diyosan, O God. Lord, hugasan mo ang bawat isa sa amin, O God, ng inyo pong banal na dugo, O God. At tanggalin, Panginoon, ang sumpa. Putulin, Panginoon, ang mga sumpang ito, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Upang, Lord, hindi na ito makapaminsala, Panginoon. At hindi na po namin ito mapasa, Panginoon. Lord, we are breaking all the curses, Lord, sa bawat dambana, sa bawat parokya, sa bawat simbahan, O God, na naitatag, sa bawat bayan, sa bawat barangay, O God, bawat basilika, bawat lugar, Panginoon, na mayroong sinasamba, mayroong itinataas ng mga Diyos-Diyosan, O God. Lord, winawasak namin ang lahat ng sumpa, Panginoon, sa bawat bayan, O God, sa bayan ng Ordaneta, Panginoon, sa bayan ng Manawag, Panginoon, sa bayan, Panginoon, ng Lingayen, O God, sa bawat lungsod at bayan, Panginoon, ng Pangasinan, sa bawat bayan, Panginoon, sa Pilipinas, O God. Lord, winawasak namin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng mga sumpang ito, O God, upang, Lord, hindi na po ito makapaminsala, O God, ang isa susunod na salinlahi, O God. Lord, we thank you, Jesus, sa mga anak mo, Lord, na nabuksan ang kanilang isipan, nabuksan ang kanilang mga mata, Panginoon, patungkol, Lord, sa mga sumpang ito, O God. Lord, pinapanalangin namin, Panginoon, ang bawat anak mo, O God. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, kung dumating sa punto, O God, na kami po ay nawalan ng respeto, nawalan po ng paggalang sa amin pong mga magulang, O God. Kung kami po ay nagkaroon ng sama ng loob, kami po ay natuto ng pagsagot-sagot, Panginoon. Kami po ay nagmagaling at pinaparanas po namin, Panginoon, ang pagiging mas mataas namin, Panginoon, kaysa sa aming mga magulang, O God. Patawarin mo kami, O Diyos. At tanggalin mo, O Diyos, ang sumpang ito, O God, sa buhay po ng bawat isa, O God. Lord, sa lahat po ng mga mandaraya, sa lahat po ng mga tao, Panginoon, na nandaya, O God. Sa lahat po ng mga nagsinungaling, O God. Sa lahat po ng mga nagnakaw, Panginoon. Kahit sa maliliit na bagay, O God, patawarin niyo kami, O God. Hugasan niyo kami ng inyong banal na dugo, O God. At alisin niyo po ang mga sumpang ito sa aming bayan, O God.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Lord, tanggalin niyo po, patawarin niyo po, O God, ang bawat sumpa ng mga corrupt na official, Panginoon, sa gobyerno, O God. Linisin niyo, O Diyos, ang aming pamahalaan, O God. Upang, Lord, hindi po danasin ng marami, Panginoon, ang sumpa, Panginoon, sa lupa pong ito, O God. Gayun din, Lord, ang mga anak mo, Panginoon, na hindi po naging faithful, O God, sa kanilang mga tithes, O God, sa kanilang mga ikapo, O God. Tanggalin niyo po ang bawat sumpa, Panginoon, sa amin, O God. At turuan niyo po ang bawat puso, ang bawat kamay namin, O God, na maging maluwag sa pagbibigay ng nararapat na para po sa inyo, O God. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maintindihan po namin, O God, na ang pagbibigay ng ikapo ay hindi po isang obligasyon lamang, O God. Hindi po ito isang utos, Panginoon, kundi, Lord, ito po ay isang uri ng pagpapasalamat, Panginoon, pagbabalik, pagpapakita, Panginoon, na lahat po na nasa amin, O God, ay nanggagaling sa inyo, O God. Lord, patawarin niyo po at tanggalin po ang sumpa ng bawat pagmamaltrato ng bawat, Lord, pananamantala namin, Panginoon, sa mga mahihina, O God. Lord, in the mighty name of Jesus, O God, break all these curses, Lord, upon our lives, O God. Maraming maraming salamat, Panginoon. We give you all the praise, we give you all the glory, O God. We pray, Panginoon, na Lord, we will enjoy, O God, the blessings, O God, and not the curses, O God, sa mundong ibabaw, Panginoon. Lord, sa mga tao, Panginoon, na gumagawa ng mga bagay po na ito, Panginoon, at sa mga tao po na hindi po sinasadya, O God, na ginagawa o nagagawa ang mga bagay na ito, O God, we ask for your forgiveness, we ask for your grace, O God, we ask for your mercy, O Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O God, na ma-overcome, makapag-crossover po kami, Panginoon, sa tamang daan, Lord, na kung saan, Lord, naroroon ka, Panginoon, at inilalayo mo kami sa kapahamakan, O God. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong mga salita, Panginoon, na amin pong napagnilayan, napag-aralan ngayong gabi, O God. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papurit, pagsamba, at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung meron po kayong mga prayer request, maaari po natin i-comment sa atin pong comment section at ipagpipray po natin. Come on, kung meron po kayong mga nais na ipagpray, let us i-comment po natin. At kung hindi ko po maantay, ay maaari nyo pong i-message mamaya at ipagpipray po ng ating mga prayer warriors as we wait for the prayer request. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakiisa sa atin pong gawain ngayong gabi. Nais ko lamang pong magpatutuo bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Kanina po, actually hindi lamang po kanina, simula po noong gabi po ng Monday, ako po ay nakaranas po ng hindi normal sa akin pong kalusugan. Nagkaroon po ako ng pagpalpitate na napakabilis ng aking pagpitik ng aking puso. Hindi po ako makahinga nung gabi po ng Monday after po ng celebration po ng Jesus Reigns dito po sa Urdaneta City. Nasubrahan po yata ako sa pagkain or something or sa mga matatamis na pagkain. Excuse. Tapos inatake po ako ng acid reflux. Naging mapait po yung aking panlasa, nawalan po ako ng gana na kumain. At sobrang sakit yung pag ginagalaw ko po itong aking balikat. Talagang mahapdi doon po sa loob.
At nahirapan po ako pati sa pagkilos ko, naging dahan-dahan. Pero hanggang kanina pong umaga at ngayong hapon, sabi ko po, mag-share pa rin po ako ng Word of God. Alam ko na hindi ako bibiguin ng Panginoon at nangyayari po ito sapagkat alam ko na may pagpipigil na ginagawa ang kaaway kasi nais niyang mahadlangan na matanggal ang mga sumpa sa buhay po natin. Habang inaantay ko po na maghapon kanina, nilagay po sa akin ng Panginoon na meron po ako doong gamot na antacid. Hindi ko po siya ginagamit, pero pinaalala po sa akin ng Panginoon na i-take ko po. Tinake ko po siya kanina at pagka-take ko po, bago ko po pala tinake, pinanalangin ko po na itong gamot na ito nawa ay magbigay sa akin ng kaginhawaan. Matanggal yung sakit ng aking dibdib. And praise God. Hallelujah. Kasi po, nung nainom ko po, kakainom ko pa lamang po, nawala po yung sakit ng aking dibdib. At ngayon po, nakakapagpasalita po ako ng maayos. Hindi ko po hinahabol po yung aking hininga. At grabe, to God be the glory. Ako po ay pinagaling ng ating Panginoon. At ngayon po, ako po ay nakatayo sa inyo pong harapan. Come on, let us pray para sa mga prayer requests po na nakita ko po sa ating screen. Lord, we pray for Nepomuceno family, Panginoon, for their salvation, O God, sa mga magulang, Panginoon, ni May, sa kanyang mga kamag-anak, Panginoon, maging ang Laguna family, O God. We are praying, O God, na continue, Lord God, to move upon their lives, Panginoon. Lord, gamitin mo ang anak mong ito, Panginoon, si May, Panginoon, upang, Lord, mabuksan ang kamalayan, makita ng mga magulang niya, O God, ng mga kapatid, mga kamag-anak pa niya, Panginoon, ang katotohanan na nasusulat, Panginoon, sa inyo pong mga salita, O God. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa pagpapagamit niya, Panginoon, upang, Lord, marami pong mga bata ang maakay, Panginoon, at madala sa inyo pong kaharian, O God. Lord, I'm praying, Lord God, sa Nankamaliran West, J-Loms Ordaneta Nankamaliran West Outreach, Panginoon, na patuloy ang mga bata po doon, ang mga kabataan po doon, Panginoon, ay lumago at maging katulad po nila, Panginoon, ang mas marami pa po nilang mga kaibigan at kakilala, O God. Lord, we are also praying, Panginoon, for J-Loms Ordaneta, J-Loms Dagupan, para po sa kanilang EGR, Panginoon, Lord, na magsisimula na bukas, sa Friday, Panginoon. Lord, we are praying, Lord God, for numerous number, Lord God, battalions of angels, O God, na ipapadala po ninyo, Panginoon. Hindi pa man, Lord, nagsisimula, Panginoon, ang kanilang EGR, O God. Lord, we pray, Lord God, for hundreds, for thousands, Lord God, of angel armies, O God, na Lord, balutin mo ang lugar na iyon, Panginoon, upang matupok, Panginoon, ang lahat po ng mga pagpipigil, O God, maalis, Panginoon, Lord, ang lahat po ng mga ginagawa ng kaaway doon, O God, especially, O God, sa lahat po ng kanilang mga delegates, O God, Lord, charge thee, O God, in the mighty name of Jesus, O God, an angel of the Lord, O God, na magbabantay sa bawat isa, Panginoon, sa 27 delegates na ito, Panginoon, upang, Lord, anumang panlilin lang, anuman, Panginoon, ang kasinungalingan, anumang paghahadlang na gagawin ng kaaway, O God, para ma-encounter ka, Panginoon, sa araw na ito, O God, sa kanilang EGR, Panginoon. Lord God, ay hindi po magtatagumpay, O God, sa pangalan ni Jesus, O God. Maraming maraming salamat, O God. We declare, O God, victory, O God. We declare success, Panginoon. At Lord, sa 27 delegates na ito, Panginoon, we are praying, Lord God, na hindi lamang po sila magiging on fire sa simula, Panginoon, but Lord, they will become faithful till the end, Panginoon, hanggang sa ibalik po nila
kailangan nilang mga buhay hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. They will be faithful to you, O God, and to your words, O God. Maraming salamat, O God. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat po ng mga key leaders, O God, magmula sa worship team, Lord, sa mga speakers, O God, sa kanilang mga sound systems, Panginoon, sa bawat pastor, O God, especially, Lord God, sa kanilang head, Panginoon, kay Pastor Bernard, kaya, Panginoon, O God, Lord, samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang gawain, O God, sa inyong gawain, O God, sa inyong pakikipagtagpo, Panginoon, wala kang lalampasan, Panginoon, sa bawat delegates, O God, the Lord, one day, Lord God, makikita po nila, O God, lahat, we declare, Panginoon, na lahat po ng mga delegates na ito, Panginoon, they will become prayer warriors, O God. They will become, Lord God, great leaders, Panginoon, ng J-Loms, O God. Maraming salamat, Panginoon. Marami po sa kanila, Panginoon, ang gagamitin mo, Lord God, na magtatatag ng mga bagong outreaches, O God. Marami po sa kanila, Panginoon, ang magdadala, Panginoon, ng libu-libong mga kaluluwa, Panginoon, sa inyo pong kaharian, O God. Maraming salamat, O God. Bless mo sila, Panginoon. Even, Lord, sa kanilang finances, O God, ikaw na po ang bahala, Panginoon, na mag-provide, Panginoon, ng mga pagkain, O God, ng mga gagamitin, O God, ng inyo pong mga anak, O God, ng inyo pong mga lingkod, O God. All this we pray in Jesus' name, amen and amen. So, maraming salamat po. At ngayon po, kung meron pa pong mga prayer requests, ay paki-chat na lamang po ako or paki-send po sa ating comment section at mamaya po ay amin pong ipapanalangin. At dahil papalobat na po ang aking cellphone na ginamit po natin sa ating pong live streaming, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nakiisa sa gawain pong ito at kayo, naway ang bawat isa po sa atin ay pagpalain ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. At lahat po tayo ay magsabi po ng Amen. To God be the glory. Bye-bye!